Walang taong perpekto. Lahat tayo ay pinanganak na may kanya-kanyang katangian at angking kagandahan. Pero may ilan sa atin ang sinubok at nalilimitahan ang abilidad dahil sa sakit o tinatawag na kapansanan. Sila ang mga PWD o Persons with Disabilities. Pero hindi ibig sabihin na kapag may disability, ay may kulang na sa kanila. Kuminsan, ito pa nga ang nagiging daan para mas magtagumpay sila at umangat kesa sa iba. Katulad na lang ng kwento ni Hope Kokilia Kabase, na hindi nawala ng pag-asa pagkatapos niyang ma-stroke. Akala ko, iba lang ang pakiramdam ko, pero pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na namalaya na ano na pala, nawala na ako ng balanse ba? You are the person who has made it possible for those people to have the treatment that they need. Nabusog mo din ako sa pagtulong sa aking pamilya. Sa lahat ng ngiti, para kahit konti, ay mapasaya kaming estudyante noon. Nakikita mo talaga sa painting kung gaano kakulay at kung gaano kaklaro ang kalooban ng mga tao. Para namin paano ba kita mapasasalamatan? Mapasasalamatan. Isa lang ang pangarap ni Hope noon, ang mabuo ang pamilya. Kaya gusto ni na Hope at ng mga kapatid niya na magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Kasi yung tatay ko namatay ng maaga, nagka-kidney failure. Yung mga kapatid ko napunta sa lola ko, ako napunta ako sa auntie ko, si mama ko, nakatira siya sa iba rin na lugar. Pangarap naming magkapatid na yung bahay na iniwan ng tatay namin na hindi pa fully paid, mabayaran namin ng para makuha na namin ang titulo ng buo. Yung panganay namin na kapatid, siya yung nagsuporta sa akin na para makapag-aral ako sa college, para makapagtrabaho na ako, para makatulong na din ako sa pamilya ko. Meron pong time na huminto yung bunso kong kapatid ng isang taon. Mag-giveaway siya para sa akin, para po makagraduate po ako. Sa mga panahong ding ito, tumibok ang puso ni Hope. Boyfriend mo na ba si Alberto? Oo, kuya. Hindi pwede. Hindi ka pa nga nakakagraduate eh. Paano na yung mga pangarap niyong magkakapatid? Tutulong pa naman ako, Nay. Pasensya ka na, na. Hirap lang talaga kami. Eh kung may iba lang aasahan eh, hindi ka na namin uobligahin. Eto naman si Nanay. Masyadong senti. Nasa tamang edad na si Hope, hayaan na lang natin siya. Maging masaya tayo para sa kanya. After ng graduation ko, nagkaroon kaagad ako ng trabaho. Naging boyfriend, girlfriend kami for 2 years. And after 2 years, nagpakasal po kami. Ngayon po, yung may asawa na ako, iba na ang goal ko. Yun ang bahay namin talaga na mabayaran. Pero nangyari ang pinakamalaking dagok sa buhay ni Hope nang ma-stroke siya noong 2005 sa batang edad na 27. Hope? Hope? Kaya dinala nila ako sa ospital. At yun na find out doon na nagkaroon nga ako ng mild stroke po. Naapektuhan yung left body ko. Binsan may mga bagay akong hinahawakan na nabibitawan ko po. Kung sa left side ko po na kamay hinahawakan. Palaging may ang sakit sa katawan niya. Parati ko siyang hinihilot. Yung maintenance niya, yung mga gamot niya. Mahirap siya kasi nakakahiyang maghingi ng tulong sa kapatid mo. Yung magpapaigib ka ng tubig kasi maliligo ka. Kailangan alagaan ka ng nanay mo, pakakainin. Parang feeling mo, parang wala ka ng silbi sa buhay ba? Yung bang hindi ko na matutulungan yung kapatid ko, at lalo na yung nanay ko.
Tama na. Sandali lang, malapit at tumatapos. Sabi nang tama na eh! Anong nangyayari sa'yo? Hindi nyo na ako kailangan alagaan. Ayoko na mapabigat sa inyo. Umalis na kayo! Oh, hindi ka pabigat. Nandito lang kami para sa'yo. Nabago talaga yung attitude ko kasi nga, masayahin ako. Pero nung time na nagka-mild stroke ako, ayoko nang magsalita, ayoko nang tumawa. Parang ayoko nang makipag-usap. Parang kung makipag-usap ako, nagagalit, nauwi sa away. Bit-bit ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pinilit ni Hope na bumangon at hindi magpatalo sa pagsubok na dumating sa kanya. At nagawa niya ito sa tulong ng kanyang pamilya. Inspirasyon ko talaga yung pamilya talaga. Tapos yung mga kapatid ko na ipinakita nila na mahal nila ako. Aside sa yung twice a week na therapy, din nag-exercise ako, mag-walking, tapos change lifestyle. Kaya nakita ko rin na kailangan ko rin lumaban at kailangan ko rin mahalin yung sarili ko. Nakapagtrabaho ulit ako sa isang private school po dito sa amin bilang isang office staff. So, kulang talaga yung sahod namin para sa pang-araw-araw na gastusin. Parang sabi ko nga sa sarili ko, parang pangarap na lang talaga ang magkaroon ng bahay. Dala ang pag-asa ng full recovery. Hindi pa rin maiwasan ni Hope na matakot para sa hinaharap. Ang di alam ni Hope, isang kaibigan niya ang magbibigay ng pag-asa sa kanya. Si Maricel, isang coordinating consultant sa Hong Kong-based company. Nakilala ko si Hope kasi classmate kami nung college. Sa siya sa mga pinaka-close friend ko sa school. At that time, namroblema siya kung paano niya babayaran yung lupa at saka yung bahay nila. Nakapunta at nakapagtrabaho si Hope sa China. At ito ang naging daan para matupad niya ang matagal na nilang pangarap. Yung dala kong pera, ibinayad ko sa lupa, yung balanse. Tapos yung natirang pera, yun ang ipinatayo ng kaunting bahay po. Fulfillment talaga. Yung natupad talaga yung pangarap namin na magkasama kami. Proud talaga ako sa kanya, ma'am, kasi nilabanan niya yung sakit niya. Hindi niya pinabayaan yung sarili niya. Sel, paano ba kita mapasasalamatan? Kundi dahil sa mga tulong mo, siguro wala akong bahay ngayon. Maraming salamat. Tanggapin mo itong tsinelas na bigay ko sa'yo para kung saan ka man mapunta, maalala mo yung mga time na magkasama tayo. Hope, I'm very honored na ako yung pinapasasalamatan mo sa lahat ng tao na tumulong sa'yo. Katulad ni Hope, naging driven din si Maricel na matupad ang kanya mga pangarap. At yun ay ang mahanap ang kanya happy ever after. Pero isang aksidente ang bumago sa buhay niya. Kinausap ng mga doktor yung mama ko at saka yung kapatid ko noon. Tanggalin na lang yung dalawang mata ko kaysa magka-infection tapos maging cause pa na mamatay ako. Paano kita? Ako po si Maricel Fornis Isguera, 39 years old, coordinating consultant of DigiBridge Foundation na nakabase sa Hong Kong. Naniniwala ba kayo sa happily ever after? Na kahit na anong pagsubok ang pagdaanan mo, nagiging mas magaang harapin kapag may katuwang ka sa buhay? Yan ang paniniwala noon ni Maricel. Nung bata pa ako, talaga ako, hopeless romantic kasi gusto ko talaga yung pag nagbabasa ako ng mga pocketbook, ng mga movies, gusto ko love story. Dinidream ko talaga yung prince charming ko, yung dream man ko. Gusto ko yung sa isang lalaki na walang bisyo, responsible, yung kaya kanyang buhayin. Panganay si Maricel sa 7 magkakapatid. Malaki ang pressure sa kanya na maging role model at magkaroon din ng magandang kinabukasan. Para kay Maricel, malaking parte doon ang lalaking makakasama niya sa habang buhay.
Yung naging first boyfriend ko, 17 years old ako noon, first year college. Kapitbahay ko lang siya. Isa siya sa mga childhood friends ko. Persistent siya sa panliligaw. Tapos may courage talaga siya na pumunta ng bahay kahit very strict yung parents ko. Ang ganda naman ito! Salamat! Hindi ka ba natatakot? Ba't ako matatakot? Eh, handa naman ako ipakita sa lahat na magandang intention ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Eh, kilala mo naman si Papa. Mahigpit. Papatunayan natin sa kanila na hindi ako magiging sagabal sa pag-aaral mo. Promise yan. Sinasabi nga niya sa akin dati na magkakaroon kami ng sariling bahay. Pakakasalan niya ako sa tatlong simbahan. Napag-usapan din namin yung magiging anak namin, yung ano yung magiging pangalan, yung mga ganon. Nakikita ko talaga siya na parang siya na yung ano, forever ko. Ito ang fairytale romance para kay Maricel. Tila nakatakda na ang lahat. Everything is written the way it should be. Hanggang dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isa sa pinakamabigat na problema na dumaan sa amin pamilya nung na-accident kami nung family ko. Na-accident kami nung February 16, 2002. Pauwi na kami noon galing sa pagsundo sa kapatid ko galing sa kanyang JS prom. So nung pagkakita ng ano ng papa ko na may road construction, mabilis-bilis yung takbo, biglang niyang brinake, tapos biglang winave yung sasakyan. Tapos noon, nag-turtle yung ano, yung sasakyan namin. Binigay ako ng doctor ng 70-30 na life of chances. 70 yung wala na, tapos 30% lang yung ano, yung survival rate. Nag-undergo ako ng 7 operations, lahat-lahat. Milagrong maituturing na nakaligtas si Maricel. Pero hindi niya alam na ito pa lang pala ang simula ng kalbaryo niya. Noong mga time na nasa hospital ako, iniisip ko talaga kung paano na yung future ko, paano na kami nung boyfriend ko, yung family ko, since ako yung panganay. Hindi nga nagtagal at nagsimulang maramdaman ni Maricel ang pagbabago sa buhay niya. Ang lalaking akala niya na forever niya, unti-unting nawala sa kanya. Ang isang linggo pa. Dahan-dahan niya ako hindi na binibisita sa bahay. Tapos hanggang hindi na talaga nagparamdam. Isa siya sa mga tao na nagpapalakas ng loob ko. So, iniisip ko na paano pag mawala siya, paano na ako, paano na yung mga pangarap namin. Hanggang sa naisip ko na siguro hindi na niya talaga ako mahal or wala na talaga siyang gusto sa akin kasi ganito na yung sitwasyon ko. So, sabi ko sa sarili ko na, okay, kung ayaw mo, edi wag, ayusin ko na lang yung career ko. Tapos, bahala nang walang love life, basta may successful career. Pumunta si Maricel sa isang computer school for the blind at nakapagtrabaho bilang transcriptionist. Pagpasok sa Genashtim, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ang hindi niya alam na doon niya rin mahahanap ang nakatakda para sa kanya. Hello? Hello ma'am, how can I assist you? Pakonek po sa tech support. Salamat. Habang tumatagal yung pag-uusap namin, nanliligaw siya sa akin. Yung ang kulit pa noon kasi IT support siya, so pwede siyang mag-connect sa computer ko. So nung mga time na yon, nagta-type ako ng email. Tina-type niya pala dun sa email na yon, yung I love you. Yung time na magkasama kami, parang siya na yung sabi ko. May mga bagay ako na hindi ko kaya kasi hindi ko maawakas. Kung bagay yung disability ni Maricel, compliment sa disability ko. Siya compliment yung kamay pa. Ako, makihita ako. Kung bagay yung negatives niya, positive ko. So, parang na match. Nagbago yung, nung nagka-love life na ako, nung kami na ni Jet,
parang nagbago din yung point of view ko sa life. Ang saya-saya ko noon nung ikakasal na ako. Kasi matutupad na yung dream wedding ko. Yung prince charming ko, maghihintay sa altar. Tapos isusuot ko yung wedding gown ko. Basta parang feeling ko may forever na ako. Kung may isang taong naging instrumental sa love story ni Maricel at Jet, ito ang HR manager nila na si Vicky. Siya ang nag-hire sa kanilang dalawa sa kumpanya at nagbigay daan para magkakilala sila. At naging takbuhan din nila sa kanilang buhay mag-asawa. May mga times kasi na naging part din ako. Kahit pa paano naging part ako ng ding love life nila nung naging husband niya. So, may mga times na nagkukwentuhan kami. Tapos kung kailangan nila na minsan ng kausap. Eh, syempre, di ba, hindi naman lagi silang okay. Sa kanya ko sinasabi sa kanya yung mga worries ko, paano yung mga solution dito sa problema ko na to. Malaki talagang tulong yun para sa akin na always ko nakakausap si Vicky. Kasi at least napapagaan niya din yung loob ko. Vicky, paano ba kita mapasasalamatan sa lahat ng tulong mo sa akin, sa lahat ng advices, at saka sa partnership natin sa work? Message ko lang sa'yo na patuloy lang yung life. Tanggapin mo tong hairbrush at saka lip tint sa pasasalamat ko para sa'yo sa lahat ng mga tulong na naibigay mo para sa akin. Katulad nitong hairbrush at saka lip tint na hindi mo masyadong nagagamit. Katulad din to ng friendship natin na kahit minsan lang tayo nag-uusap, andito lang ako para sa'yo. Hi, Sel. Thank you kasi kinukonsider mo kong friend mo. Thank you din na ako yung napili mong pasalamatan. Pero siguro mas magpapasalamat ako sa'yo kasi for almost 10 years na magkasama tayo sa work, wala naman tayong naging problemang dalawa. Tapos hanggang ngayon na nagkaasawa at nagkaanak ka, tayo pa rin yung madalas magkwentuhan pag may time. So sana hindi mabago yun. Tsaka sana maging okay kayo ng family mo, maging the best mother ka para kay Ninya, and the best wife para kay Jet. Hindi naging hadlang ang mga nangyari kay Maricel para makamit ang happily ever after kasama ni Jet. At tulad nila, may mabigat ding pinagdadaanan si Vicky. At naging dahilan ito para matakot siya na mawalan siya ng purpose sa buhay. Meron akong spinal cord injury, T67 level. Mula tiyan, pababa, walang pakiramdam. E syempre, di ko naman din naiwasan na mag-isip na paano na lang pag dumating yung araw na wala na akong kasama, wala na mag-aasikaso sa akin, wala na mag-aalaga sa akin. Dumating ako sa point na yun. Paano kita? Yung mga taong umaasa sa akin, ako din para sa sarili ko, gusto kong patunayan na hindi man ako katulad ng iba, hindi naman ako kasinyaman ng iba. Meron din naman akong narating. May na-achieve din naman ako para sa sarili ko. May kanya-kanya tayong konsepto ng success. At para kay Vicky, ang maging successful ay ang pagiging independent. Ako si Maria Victoria Suarez, but my colleagues and my classmates call me Vicky. I'm currently working sa Genash Team Innovative Learning as an HR officer. Simple at masaya lang ang buhay ni Vicky noon. OFW sa Saudi Arabia ang kanyang ama. Panganay siya sa dalawang babaeng magkapatid. Ang hindi niya alam, may dadating na isang malaking pagsubok. Siguro nagkasakit si mama. Kasi nung third year high school ako, sinugod si mama sa ospital kasi nga daw, parang pumutok daw yung bukol, ganun. So yun pala, since 5 years old ako, meron na siyang bukol. Hindi na sinasabi kay kayo at never niya yun pina-check up sa sobrang takot niya. Tapos hanggang sa pansin namin, lagi siya nilalagnat, nag-self-medicate, ganun. Wala siyang sinasabihan. Tapos hanggang sa, yun na, din na siya sa ospital, kailangan operahan agad-agad. Nung bago pa siya mamatay, lagi niya sinasabi sa amin na, kailangan marunong na kayo ng ganitong mga bagay, kailangan alam niyo nang gawin to, kailangan marunong na kayo sa ganito, sa ganyan. Siguro iniisip niya na anytime mawawala siya.
Parang sinasabi niya sa amin na hindi kayo pwede nakadepende sa akin. Paano na lang pag wala na ako? Parang ganun laging sinasabi niya. Ang trahedya na to sa buhay ng pamilya ni Vicky ang nag-push sa kanya na mas maging independent. Kailangan niyang maging malakas at mag-step up bilang panganay na babae. Nanibago kami kasi siya nga yung tipo na gusto niya sa buong pamilya magkakasama lahat, kahit sa pagkain, dapat sabay-sabay, ganyan. Nanibago kasi wala nang ganun, wala nang maingay. Siya kasi maingay kasi siya. Pero siguro yung okay lang na part kasi maganya kaming na-disiplina. Maganya kaming na-train na maging independent, na kahit saan kami isaba, kahit na anong mangyari sa amin, mabubuhay kami. Maraming pangarap si Vicky para sa sarili at para sa pamilya. Kaya naman pagkakuha niya ng degree niya ng BS Pharmacy sa UST at pagkapasa ng boards, hindi siya nagdalawang isip na magtrabaho sa ibang bansa. Pangarap ko noon, makatapos talaga ng pag-aaral, tapos after magtapos, makahanap agad ng trabaho para makatulong sa family. Nakapunta na ako ng Saudi. Sobrang overwhelmed ako. Hindi ako na homesick, hindi ako naiya kasi natuwa ako sa nakikita ko. Ang goal ko, mag-work ako 10 years. Kailangan magkaroon kami ng sarili lupa at bahay. Kailangan magkaroon ako ng sarili kong sasakyan. At saka ano, saka 1 million pesos. Planchado na lahat para kay Vicky. Alam niya kung anong gusto niyang marating sa buhay. At doon siya nag-focus. Ang hindi niya alam, isang near-death experience sa Saudi ang lalong susubok sa katatagan niya. It was September 23. Yun yung death anniversary ni Mama. So, nung day na yon, doon din ako na-aksidente. Nangyari yon nung pauwi na kami, yung driver namin nagmamadaling maneho. Actually, mabibilis sila magmaneho, 120. Normal. Oo, mabilis talaga. Kaya nung time na yon kasi madilim na rin, nag-overtake siya doon sa bus na nasa unahan. Pero hindi niya nakita na may pasalubong din siya sa kabilang lane. So nakita may pasalubong, pinipilit niyang ipasok yung sasakyan namin before doon sa bus. Kaso nangyari, nasagi siya ng bus. Yung end nung sasakyan, nasagi ng bus. Dire-diretso daw kami sa desierto. Kaya lang di ko na alam kung nangyari kasi naimatay na ako, sobrang takot. Usually yan, pag Friday, tumatawag yan. Tapos hindi siya tumatawag, so akala namin busy lang. Sa Sabado, may tumawag ibang Pinay. Kaya nagulat kami na na-aksidente nga daw. Sobrang gulat namin. Tapos ang hirap kasi wala kang contact. Di mo alam kung ano nangyayari, ganyan. Doc, the patient's awake. Ma'am, I'm very sorry. The injury seriously damaged your spinal cord from the waist down. You will no longer be able to walk. Meron akong spinal cord injury, T67 level. Mula tiyan, pababa, walang pakiramdam. Kasi after the operation, nagkaroon ng infection din yung nangyari sa akin. Sa isang iglap, nabago ang buhay ni Vicky dahil sa aksidente. Higit isang taon siyang naospital. Pagkatapos nun, pinauwi na siya sa Pilipinas na hindi niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya. Nung nakauwi na ako, hindi pa nagsisinkin yung mga bagay-bagay sa akin eh. Nung nandun kasi ako sa Saudi, parang hindi ko naman siya masyadong naramdaman kasi naaliw ako sa mga nurse, sa mga kapwa ko, mga pasyente. Pero pag nandito ko na sa bahay, ramdam mo na kasi mag-isa ka lang. Ate, oh. Ate, muna na ako sa office ah. Tawag mo na lang ako kapag may kailangan ka. Isa, naiyak ka na lang. Naiyak ka na lang na wala kang magawa para sa sarili mo. Na gusto mong maging independent, gusto mong magawa uli yung mga dati mong ginagawa, makapag-work. Imbis na magpakalunod sa self-pity, pinangako ni Vicky sa sarili na ipagpapatuloy niya ang kanyang mga pangarap. Naghanap siya ng trabaho at doon niya nakilala ang isang kaibigan na nagbago sa buhay niya. Si Lay. I strongly believe in your advocacy and what the company stands for. I really hope that I would be a great fit in your current team. Vicky, you'll find that you are not alone here. There are many people who are just like you.
Congratulations, you're hired. Welcome to Ginashtim. We're looking forward to having you. Thank you. Nung nakapasok ko sa Ginashtim, doon ko na-realize na marami pala akong katulad. Marami palang PWDs kasi nung time na hindi pa ako nag-work, pili ko pag-isa lang ako. Kaya parang pag lumalabas ako, tinitignan nila ako. Parang nako-conscious ako na ako lang ba yung kakaiba, ganun. Nagkakilala kami ni Vicky nung year 2011. Doon kami simulang nagkakilala. Naging magkaibigan. Si Lay ang isa sa mga unang taong nagpa-realize kay Vicky that our disabilities do not define us, na marami pa siyang kayang gawin at marating. At ito ang nagbigay ng bagong perspective kay Vicky. May mga bagay siya na pa-realize sa akin na kaya kong gawin. Ma-realize ko na kaya ko pala mag-travel mag-isa. Parang siya nagsabi sa akin na kaya mo yan, kailan mo pa gagawin yan. Gusto mo dumating ka pa mag-50 anyos ka pa, ganyan. Pinapalakas niya yung loob ko. Lay, paano ba kita mapasasalamatan? Gusto kitang pasalamatan sa lahat-lahat bilang isang mabuting kaibigan sa akin, sa pag-intindi mo sa akin, sa pakikinig mo sa akin. Sobrang thank you. Kahit nasa malayo ka, nandito lang ako kung may problema ka. Hawagan mo lang ako. As my token, gusto ko itong ibigay sa'yo. And our friendship is like coffee. Mapahot, mapakold, masarap pa din. Sana magustuhan mo. Paano kita? At ipinakita ni Lay kay Vicky na hindi hadlang ang physical disability para ituloy ang laban sa buhay. Ito ang ipinapamulat ni Lay sa lahat ng gusto niyang tulungan na mahalaga ang suporta. Dahil minsan ding inisip ng mga tao sa paligid niya na wala siyang mararating sa buhay dahil sa pagkakaroon niya ng polio. Pagkatwiran niya, walang mangyayari sa buhay ko. Kahit na ipagpatuloy ko pa yung pag-aaral ko. Kumbaga, kahit makatapos ako, diyan lang yan sa bahay, aasawahin lang yan kung sino. Ang sakit niya na mismo kamag-anak mo yung magsasabi na ng mga ganung bagay. Paano kita? Isa sa pinakamalaking pagsubok ng mga taong may disability ay ang panghuhusga ng ibang tao. Pero alam niyo ba kung ano mas masakit? Ang panghuhusga na galing mismo sa sarili nilang mga pamilya. Ito ang naranasan ni Lay McIntyre. Ako si Lay McIntyre, 49 years old, polio survivor. 11-month-old pa lang si Lay nang dapuan siya ng sakit na polio. Simula noon, hindi na siya nakalakad. At ang paggapang ang tanging naging way of mobility niya. Pero kahit ganun, lumaki siya na may positive outlook sa buhay. Panganay ko sa 5 magkakapatid. Ako lang din yung may kapansanan. Ang tingin ko sa sarili ko, normal. Ang alam ko kasi, pare-pareho kaming mga anak nila na normal sa paningin nila. Kasi lahat naman ng bagay na gagawa ko except lang sa paglakad. Naglilinis ako ng bahay, naghuhugas ng plato kahit na naka-vitin sa lababo. Nagwawalis sa bahay kahit nakaupo lang. Very independent ako ng mga panahon na yon. Noong nagkakaedad, doon ko naranasang unang makatikim na salitang lumpo, pilay. Ang hindi ko makakalimutan sinabi ng tatay ko, bakit ka umiiyak? Hindi ka nakakalakad, pero nakakakita ka, nakakapagsalita ka, kumakanta ka, nakikipagkwentuhan ka. Iyak mo ngayon niya dahil masakit, pero huwag mong hayaan na down ka ng mga circumstansyang ganyan. Sinapuso ni Lay ang payo ng tatay niya sa kanya. Pero hindi sa lahat ng oras malakas si Lay. Kung minsan, kahit salita, nakakasakit sa kanya. Lalo na kung pangmamaliit ito sa kaya niyang gawin. Mag-isip ka nga! Nakikita mo ba sitwasyon ng anak mo? Ha? Hindi ko alam kung matutupad ng anak mo kung ano man yung pangarap niya. Ang sakit niya na mismo kamag-anak mo yung magsasabi na ng mga ganung bagay na wala nang tiwala sa'yo. Yung tibay ng loob ko nung mga panahon nabuwag . Nabuwag siya. Kung dati akong positibong tao, parang magmula nang marinig ko sa kanya yon, parang tingin ko sa sarili ko, hindi ko nga kaya.
pero likas na positibo ang pananaw ni Lay sa buhay. Kaya ang mga masasakit na salita na naririnig niya, ginawa niyang motivation para mas maging malakas. Yun din yung ginamit kong inspirasyon para magpatuloy. Pinilit ko pa rin makapag-aral, makapagtapos. May dalawang klase ng paglaban eh. Paglaban na makikipag-away ka o paglaban na kayanin mo yung pakikipaglaban sa buhay. Gusto kong mapatunayan sa sarili ko na may mararating ako kahit na ganito ang kalagayan ko. Nakagraduate si Lane ng college at naging prompter sa isang sped school. Pero hindi naging madali ang adjustment niya as a career woman. Struggle yon kasi yung wheelchair na ginagamit ko during those times is mas malaki pa sa akin. Ang hirap niyang i-manipulate. Kadalasan nababangga ako kapag halimbawang kailangan ko namang mag-travel papuntang Maynila, hindi sila pumapara. Doon nagsimula yung mga tanong na yon. Bakit ako nagkaganito? Anong dahilan? Bakit ako? Pero isang tao ang nagbalik ng confidence ni Lay. German kasi yon. Nandito na siya sa Pilipinas. Tapos, before ko siya makilala, ando dun ako sa punto na, alam mo yung depressed? Depressed dahil sa trabaho. Tinuruan niya akong tumayo uli sa sarili kong mga paa. I mean, hindi literal na mga paa, kundi mabuo uli ang pagkatao ko nung mga time na yon. At first, it was a big insecurity. Kasi una, iniisip ko, paano ko magagantihan yung pagmamahal niya? Paano ko maaasikaso bilang asawa? Pero nilakasan ni Lay ang loob niya na umibig. Napatunayan niya sa mga hindi nagtiwala sa kanya na kaya niyang maging successful sa career, pati sa love life. Pero isang pangyayari ang nagwasak ng lahat ng ito. Declaration that time is it was dead on arrival. Halo-halong emotion ang nararamdaman ko pag naaalala ko yung ano niya, yung pagkawala niya. Hindi ko alam na meron siyang heart complication kasi the period of time na magkasama kami, wala siyang ipinapakitang ano eh, senyales eh. Yun yung pinakamatinding takot na naramdaman ko sa buong buhay ko. And at the same time, parang gumuho yung mundo mo. Ayaw mo nang mabuhay. Pero ang hindi alam ni Lay, dadating ang pag-ibig na magpaparealize sa kanya na maganda pa din ang buhay. Hindi nagtagal, nakilala niya si Mike, isang Canadian national. Ako siya nakilala, hindi ko na ine-expect na magkakaroon ako ng panibagong buhay pag-ibig. Kasi yung naranasan ko doon sa unang lalaking minahal ko at minahal ako, makaramdam ko mga time na yun, ultimate na. Luckily, dumating siya. Nakita niya ako sa isang app. I was just browsing through and it's normally local women that are on there. And then I seen Lay, a picture of Lay. And she was in a wheelchair and she ignored me at first. And I was persistent. Uy, Lay, reply mo naman yan. Ang ilang message niya na, oh. Sus, baka scammer lang yan. Paano ko, seryoso? Tignan mo nga, minimessage ka pa rin yan kahit nakikita niya ng naka-wheelchair ka sa picture. Hindi pa siguro ako handa. Lay, mabuti kang tao. Mapigilan yung sarili mo maging masaya. Ang tanong ko nga sa kanya dati, alam mo naman na naka-wheelchair ako, diba? Sagot niya sa akin, oo, bakit may problema ba yun? Sinagot niya sa akin yun, so alam ko seryoso siya. I fell in love with, there's lots of reasons why. She's very strong, independent, smart, and her drive and her with her disability really kind of increased my interest to get to know her more and more. She told me that she didn't even have a wheelchair until she was in her teens,
And basically, mom had to carry her to school, and family had to assist with everything. And that really surprised me. Tapos nung sinabi niya nga na yun, na gusto niya magpakasal kami, sabi ko, okay, sige. Tapos pagkasabi ko ng oo, binigkagad siya ng ticket. Tapos yung naging kasal namin, yung setup niya is doon sa ano namin, sa lugar namin, sa garahe. Paano kita? Ngayong wala nang gustong patunayan si Lay sa kanyang buhay, nabuksan ulit ang puso niya sa pag-ibig. 2017 na magpakasal silang dalawa ni Mike at tumira sa Canada. At doon, hindi na nilimitahan ni Lay ang sarili niya. She is now a career woman, a wife, and a mother. Katulad na lang ng ibang mga babae. Masaya. Despite of my disability, na kaya ko siyang gawin, doon yung fulfillment na hindi talaga hadlang ang kapansanan sa buhay para magawa mo yung kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo. She encourages me. She keeps me going. She makes me happy and want to get up and live life. I'm proud of her. I'm happy. I'm her husband. At dahil sa hindi nilimitahan ni Lay ang sarili niya, natulungan niya si Vicky na ma-realize na may buhay pa pagkatapos ng aksidente yung nangyari sa kanya. At dahil naka-move on na si Vicky, natulungan naman niya si Maricel na makamit ang happily ever after niya kay Jet. At si Maricel, na tinulungan naman si Hope makarating sa China para matupad niya ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Marami sa atin na tinitignan ng kapansanan bilang hassle, inconvenience, o minsan nakakaawa. Huwag tayong manghusga base sa kondisyon ng isang tao. Tingnan natin sila bilang isang tao. Tingnan natin sila kung ano talaga ang kakayahan nila. Dahil ang tunay na kapansanan ay ang kawalan ng pangunawa, panghuhusga at respeto sa kapwa. Ang totoong disability is just a matter of perception. Nasa tao kung ituturing niya itong hadlang o kung ituturing niya itong lakas para magkaroon ng inspirasyon na lumaban sa buhay. Inspirasyon para mas lalong magpursige. At ang lakas ng loob na lumaban sa buhay. Yan ang dapat nating laging ipagpasalamat. Ito po si Judy Ann Santos Agoncillo, Mabalat si Kwam, Kapamilya. Sa mga oras na wala ka ng natatanaw na pag-asa. Wala na akong nakikita sa kaliwang mata. Kailangan ng operahan. Nalaman ko na cornea ni Kobe yung para sa akin. Nawalan man kami ng alam. Merong nabigyan ng pagkakataon na madugtungan yung buhay nila. Andyan siya para sa gipin ka. Nung namatay yung papa ko, I wanted to end my life. I was overdosed. But miraculously, the Lord will always come to my rescue. Ngayong nalalapit na Semana Santa. Nung nabaril ako, may nakita ako maliwanag, nakaputi lang siya. Tinuro niya sa akin pabalik. Muling maniwala sa Himala. Second chance at life is the greatest gift I've received. Miracles happen. Your story can be changed by God. Paano kita mapasasalamatan?